Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang natutulog itong si Annalyn ay walang kamalay-malay ito na nanganganib ang kanyang buhay dahil nang makita ito ni Zoe itong si Annalyn na nakatulog sa kanilang supa ay dito agad itong nilapitan ni Zoe at naisipan ito ni Zoe ng masama itong si Annalyn dahil inaagaw umano nito ang kanyang daddy kaya't hindi na umano ito mahal ni Zoe sa kanyang daddy at naisipan ito ni Zoe na kumuha ito ng kutsilyo at itinutok niya ito kay Annalyn. Ngunit nangingibabaw pa rin ang lukso ng dugo ni Zoe kay Annalyn dahil napigilan pa niya itong isaksak sa katawan ni Annalyn ang kutsilyo at ikakagulat naman ito ni Dr. Tanya kanyang nakikita na gusto nang patayin ni Zoe ang kanyang anak na si Annalyn kung kaya't dali-dali itong nilapitan ni Dr. Tanya si Zoe at inagaw nito ang kutsilyo na hawak-hawak ni Zoe upang gamitin umano sana ito para kay Annalyn at dito nang maagaw na nga ito ni Dr. Tanyag ang kutsilyo ay agad itong nakikiusap si Dr. Tanyag sa kanyang anak na si Zoe dahil si Zoe umano ang ate at siya umano dapat ang umiintindi sa kanyang kapatid na si Annalyn at dito agad naman itong sinagot ni Zoe ang kanyang ama at sinabihan niya ito na wala umano siyang kapatid kung kaya't naisipan na lamang ito ni Dr. Tanyag layo na lamang itong si Annalyn kay Zoe baka may masama pa umano itong mangyayari sa kanya dahil sa tindi ng galit ni Zoe kay Annalyn at dito agad naman itong pinakikiusapan ni Dr. Tanyag itong si Zoe at pinapaintindin niya ito at sinabihan niya itong si Zoe na parehas umano nito ang kanyang pagmamahal sa kanilang dalawa at wala umano itong mas lamang sa kanila dahil parehas umano silang anak ni Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.